papadayam natin dito sa News to Go In-Depth, membro ng Partido ng Laban ng Demokratikong Pilipino at kabilang sa lineup ng Team Pinoy Aurora Representative Sunny Angara. Good morning. Magandang umaga ka. All right. Isa ka sa mga kandidato na medyo marami-rami yung nailabas ng infomercials. You already have one for Team Pinoy and two na ikaw lang talaga. Malaki na ba nagagastos mo para dito sa mga infomercials na to? Hindi ho siya maliit, Kara, I think. Nasa 1,000 na, at least, no? So, kasi ang isang ad is already very expensive. Okay, isa sa mga binabato na issue sa mga Angara, kasama ka na doon, ay yung APECO. Ang sinasabi, hindi daw nakonsulta yung mga indigenous groups, marami raw mga magsasaka at fisher folk at mga tribal minorities na mawawala ng trabaho, madidisplay sa kanilang mga tahanan dahil dito sa pinopropose ninyo na Aurora Pacific Economic Zone. Actually, hindi totoo yun, Kara. In fact, yung APECO na isabatas ho yan a few years ago, para ang layunin niyan is magbigay talaga ng trabaho at kabuhayan sa amin. Dahil ang nangyayari po dyan, yung mga pamilya, umaalis po yung mga anak dahil wala pong trabaho sa Northern Aurora. At kung titingnan po natin sa mapa, halos lahat po ng pag-unlad ay nandito po sa kabila, sa Metro Manila at sa bandang western side ng ating bansa. Dito po sa eastern side, wala po tayong development dyan, wala po tayong daungan, wala po tayong mga airports dyan. So dapat panahon na mag-invest po ang gobyerno para hindi lamang malimita. Palagay ko, overcrowded ng Metro Manila. So, meron po ba talagang madi-displace na mga indigenous communities at mga fisher folk, lalo na pagdating sa kanilang mga trabaho? Wala pong madi-displace. In fact, yung mga indigenous peoples po namin ay nabibigyan na ho ngayon ng trabaho. Silang ginagamit na tour guides, binibigyan sila ng kasanayan para magkaroon ng kabuhayan. Yun nga kasi yung batikos ng ilang mga sectors, lalo na religious sector, na hindi naman daw pwedeng hindi naman ma-absorb din yung mga taong ito dahil hindi naman sila trained to work in a free port zone. Well, sa akin, siguro wag natin limitahin yung kakayahan ng ating mga kababayan. In fact, for me, sky's the limit sa ating mga kababayan. Basta may tamang training at hindi naman mahirap yung pinapagawa naman sila, forest guard, tour guide. Hindi naman kailangan maging college graduate para dyan. Hindi ka ba natatakot na yung religious sector ay against this? Hindi naman ho. I think on the issue naman pag naipaliwanag ho sa kanila, yung magandang layunin, palagi ko maintindihan ko nila. Okay, yung SALN mo, yung pinakasalukuyan mo na SALN, ay your net worth was pegged at 98 million. Paano mo naipundar ang yaman mo pala, Sunny? Well, 98 million. Yung SALN, Kara, you're required, idideklara mo yung pati yung kayamanan po ng misis mo. Yung misis ko po, yung family niya used to own Centro Escolar University, may insurance company po sila, at yung father niya namatay when she was 25 years old. So may konting naman ako. Okay. Isa ka sa co-authors ng Freedom of Information Act sa lower house, pero hindi lulusot ito at saka parang mabagal. Bakit? Palagay ko yung freedom of information, intindi yan ng political classes, tayong nasa media, nagkakaroon nasa politika. Ng problema dun sa right of reply. Are you in favor of that? No, I'm not in favor of including the right of reply sa freedom of information. So bakit bumabagal siya? Palagay ko hindi pa yung clamor from the people na idemanda sa kanilang representante, oy, bumoto ka ng oo dyan sa Freedom of Information, wala pa ho yun. Okay. Kailangan ng information campaign pa. Okay, recently, ang COMELEC, si COMELEC Chairman na Sixto Brillante, sinabi na nag-appeal siya sa mga kandidato na magkaroon naman ng delikadesa at huwag naman magkaroon ng premature campaigning. You already have 3 infomercials at lumabas ka recently sa isang showbiz program. Yes. What is your reaction to this? Well, delikadesa daw ng konti kasi hindi pa naman daw start ang kampanya. Well, kasi ang problema dyan, wala naman tayong batas on premature campaigning. Kumbaga free for all yan. So parang mahirap naman yung ikaw ginagawa mo to tapos ninalamangan ka ng ibang kandidato. Siyempre, ginagawa namin yung makakaya namin within the bounds of the law. Kahit na mag-appear sa mga showbiz. Well, kung inimbita naman tayo, bakit naman tatay tatanggi? Okay, matunog ang kampanya kontra political dynasty. You're an Angara. Yes. Sa tingin niyo po ba dapat talaga isulok na magkaroon pagbawal ng political dynasty dito sa Pilipinas? Maganda yung kampanya in the sense na nagfo-focus na yung mga tao dun sa kapasidad ng isang tao at hindi lamang sa pangalan niya kung sikat ito or kilala ito. I think yun ang magandang bunga nitong anti-dynasty movement. Pero i-balance rin natin yun sa
sa need na ibigyan ng free choice yung mga mamamayan po natin. Mm-mm. Gano'ng ka-importante yung apelido mo sa iyong kampanya ngayon? Mahalaga rin po dahil marami na ipundar po dyan ang aking ama. Yung, so hindi ba to unfair for other candidates na walang as popular na pangalan? Well, unfair din yun pag pinabago niyo yung pangalan ko. Nagpa-name change ho yun dahil yun nga yung ipundar ng aking ama na magandang servisyo niya. So, pero, so, you would support yung anti-political dynasty? Dahil nasa constitution po yan, dapat galangin po natin yan. Mm-mm. Pero yung dun sa detalye po ng panukalang batas, huwag sana ilimita masyado yung pagpili. Kung first degree of consanguinity or affinity, ibig sabihin anak, tatay, asawa, okay mm-hmm. lang ako doon. You were chairman of the House Committee on Higher Education. Admittedly, ngayon, marami pa rin tayong mga graduates na walang trabaho. Totoo unemployed, underemployed. Masasabi yan. Mo bang the committee under you did a good job? Yes, well, definitely, naumpisa namin yung pag-aaral dito sa sistema natin ng edukasyon, yung tinatawag na job mismatch. Maraming graduates na wala namang trabaho, maraming trabaho, wala namang graduates na may kasanayan makakuha. Mm-hmm. For example, sa BPO, 5 out of 100 lang ang acceptance rate. Dito naman po sa manufacturing at agricultural natin, na maraming high school graduates sana makakapagtrabaho, mm-hmm. yun ang lumiliit na sektor ng ating ekonomiya. Mm-hmm. Kaya kung dati, nakafocus lang tayo dito sa educational sector, dapat i-focus din natin yung economy natin. Dapat yung mga graduates natin dito sa bansa magtrabaho. Mas sinusulong nyo ba ang technical vocational courses more than yung traditional four-year courses? Kailangan natin balansehin yan. Dahil kailangan may workforce tayo, Kara. Kailangan din may yung tinatawag na creative class. Mm-mm. Yung mga naglilikha ng mga panibagong ideya na mm-mm. naglilikha ng mga panibagong mga trabaho. You think satisfied ka na with how, you know, the 15th Congress passed laws pagdating doon sa on higher education. This is your advocacy, pero ang dami pa rin ng unemployed. Ang dami nating pinasa, Kara. Mm-mm. In fact, unfortunately, sa Senado, hindi naigalaw yung iba doon. But hopefully, yung K+12, yan yung magiging pangunahin na solusyon natin sa kawalan ng trabaho. Alright. Okay, so we go to the other part of the interview, the lighter side of you, na para naman makilala nila kung sino si Sunny Angara behind the, you know, all the political mga noise. Correct. Okay. Pikon ka bang tao? Minsan. Minsan, saan ka napipikon? Sa basketball, pag natali yung team ko. Sa basketball. Okay. Have you ever cheated? On a test? On my wife? On my wife, never. On mm-hmm. a test, parang dati siguro, nung grade school tayo. Mm-hmm. But recently, no. Do you ever lie? Minsan. Minsan. White lie. White lie lang. Mm-hmm. Pagka tinanong ka ng anak mo, may kunyari may konting argument kayo ng misis, mm-hmm. tapos tinanong ng anak mo, mami pa, daddy, nag-aaway ba kayo? Siyempre sasabihin mo, hindi, di ba? Ganong klaseng lie. Oh. Okay. Anong pinakaayaw sa'yo ng asawa mo? Late ako. What do you mean late? Late sa mga late appointments. Late umuwi. Oo. Yes. Anong pinakaayaw mo na ugali sa sarili mo kung may gusto kang baguhin? Kulang sa pasensya minsan. Mm. Ano sa tingin mo ang pinaka hindi magandang lugar sa Pilipinas? Wala, magaganda lahat ng lugar dito. Siguro yung mga nagsisikipan mga tahanan, dapat ang laki naman ng Pilipinas, dapat bigyan natin ng espasyo. Anong pinaka magandang lugar sa Pilipinas? Nako. Dami. Aurora. Yun nga, nag-isip ka pa talaga, di ba? Ano ang pinakaayaw mo sa pagiging isang politiko? Well, minsan, medyo mahirap yung trabaho. At parang tinulungan mo yung tao, minsan hindi ka pinapasalamatan. Little things, but on the whole, very fulfilling naman. Very fulfilling. Kung hindi ka naging politiko, anong kasana ngayon? Well, siguro abogado or professor. Ganun lang. Walang showbiz... Hindi siguro. Wala. Hindi tayo makakanta tsaka sumayaw eh. Kara. Galante ka ba o kuripot? Galante in most things. Galante in most things. Maraming salamat, Congressman Sunny Angara. Thank you.